Kumusta na? Tapos na operasyon, Kuya. Okay na si Inay. Kuya, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Mas magandang magising ang Inay. Nakumpleto tayo sa tabi niya. Hindi na ako pwedeng umurong, Boyet. Bayad na ang labang ko. Anak, hindi pakikipagbasagan ang muka ang tanging paraan para kumita ng pera. Huwag mong isubo sa kapahamakan ng iyong sarili. Galing sa labang ko ngayong gabi, ang pera nagligtas kay Inay. Padre, kung ano man ang mangyari, nakahanda na ako. Pero Kuya, baka hindi makayanan ni Inay pag may nangyari sa'yo. Bahala na. Pull!
Oh, Rocky! Magandang gabi, boss. Baka naman maubos na lakas mo sa ginagawa mong yan. Baliwala ito, boss. Sulit ang pusta mo. Huwag kang pakasiguro, ha? Baka nakakalimutan mong kampiyon si Daniel sa lugar na ito. Noon yun! Laos na siya ngayon, eh. Sigurado ko, lulumpuin ko yun sa sipa at suntok ko. Kaya kung ako sa'yo, dodoblihin ko pusta. Mayabang ka rin. Anong oras na? Wala pa si Daniel. Daniel, your arrival is exactly in this departure area. You're next in line, ha? Ito talaga, Buboy, puro kakalukuhan. Kala ko, hindi ka nasisipot eh. Sasaba ko na sana sa laban to, kaibigan mo. May utang akong dapat bayaran, mga asyong. Hindi ako pwedeng umurong. Yan ang gusto ko sa'yo, lalaki. Paano, anak na? Tay, hindi pa ako nakakapag-insayo si Daniel. Baka naman ako anong mangyari sa kanya. Ang lalaki, kahit walang ensayo, pag hinamon, mas nagpapakalalaki yan. Hindi naman bakla yung nobyo mo. That's right! He's mankind! Usapang lalaki to, Lina. Kaya ko to. Pero... Huwag kang magalala. Ladies and gentlemen, tonight, we are proud to present to you the titanic fight of the two champions. In this corner, the undefeated champion of all out combat fighting, Daniel Aguilar. Sige na. Laban. Daniel. Oh, bakit na naman? Good luck. Sige na. And in the other corner, we have the present champion of street fighting, the violent and barbaric fighter, Rocky Romano. Magaling yan. Kayo'y maglalaban sa loob ng 3 round. Matira matibay. Walang makapipigil sa inyo dito sa lona hanggang walang naghahagis ng tuwalya. Maliwanag ba? And may I introduce to you our international referee, Ben Sabit. Yes! Asyong, matigas naman pala bata mo, ah. Baka gusto mong dagdagan ng 50 ang pusta. Masyado kay Adra magtitiwala sa bata mo, eh. Baka hindi tumagal yan. Kaya nga ako umihirit, eh. O ano? Tol! Magaling! Ihanda mo na pera mo, ha? Handa, ha? Handa! Tamo! Oh. Upaka mo! Yan! O Diyos na makapangyarihan, iligtas mo po ang iyong anak sa anumang kapahamakan. Panginoon, huwag niyo pong pahintulot na may mangyaring masama sa Kuya Daniel namin. Lord, kayo na pong bahala sa aming kuya. Tama, Wian!
Tumayo ka! Bumawi ka! Nakita mo yan, ha? Kuya! What's kuya? Up? Well, guys, celebrations is coming to town. Bakit, kuya? Because your kuya, Daniel Gladiator, won the miniband. Talaga? Wow naman! Siguradong matutuwa ang nanay niyan. Guaranteed. Because all the necessary equipment used in your mother body system are paid already. Sabi ko na nga ba mananalo ka eh. Ang galing mo talaga, kuya. Pinagpala ng langit ang kuya niyo dahil mabait siya. Edelia, kamusta nga pala si Nay? Gising na siya, okay na si nanay. Pero hindi ka pwedeng humarap sa kanya na ganyan ang itsura mo. Oo nga naman, pagamot muna natin yung mga sugat mo. At saka para malinis na rin yung dugo sa pisngi mo. Buboy! Ang galing mo talaga mag-ingles. Pili ba ako sa'yo? Really? Oo! You want to be my student? Wag na lang. Di wag! Tara, let's go to mommy. O kuya, itong baon mo ha. Paborito mo to. Pritong tinapa, itlog na maalat, may kamatis pa to. Salamat. O paano kayo nang bahala kay Inay? Kung ano man ang kailangan niya, nasa taler lang ako ha. Sige, ingat ka. Kuya! Gusto ko lang makausap ng Inay. Bakit? Gising na ba siya? Oo, narinig nga niyang papaalis ka na. Kaya, pinahabol ka niya sa akin. Mana po, Inay. Kala ko tulog pa kayo eh. Papasok ka na ba? Oo. May apurano kami trabaho ni Buboy eh. Nagmamadali kasi yung may-ari ng sasakyan. Anak, maraming salamat ha. Sa pagpapakasakit mo. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, matagal na siguro akong walang buhay.
tungkulin po ng anak yun sa kanilang mga magulang. At saka, inay, malaki rin naman ang utang na loob ko sa inyo, eh. Sige, nanay. Sabihin niyo na kay kuya ang gusto niyong hilingin. Ha? Saka na lang. Nagmamadali yata ang kuya niyo, eh. Ano ba yun, inay? Basta pa kaya kong bigay, eh. Anak, matagal ko nang kinapa sa dibdib ko ang mga bagay na ito. Kaya lang siguro ayaw kitang bigyan ng alalahanin, kaya hindi ko masabi-sabi sa'yo. Gusto ko sana mabuo uli ang pamilya natin. Anak, alam kong napakabigat ng kasalanan ginawa sa'yo na iyong ama. Iniwan niya sa'yo ang responsibilidad na dapat ay kanyang ginampanan. Pero alam mo, anak, naniniwala ako na hindi niya ginusto yun, eh. Alam ko, meron siyang malaking dahilan kung kaya niya nagawa yun sa'yo. Nagawa yun sa atin. Inay, 10 taong siyang hindi nagpakita sa atin. Hindi pa gumagapang si Boyet. Iniwan niya na tayo. Hindi nga natin alam kung saan lupalap siya nagpunta, eh. At lalong hindi natin alam kung buhay pa siya o kinain na ng lupa. Sadyang hindi basta-basta mag-ihilom ang sugat na nasa iyong dibdib, anak. Pero alam niyo ba, na nag-aagaw buhay ako, na parang inipang ko ang tatay niyo. Nakita ko siya umiiyak, nagmamapaawa, nagpapasakit. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nun, mga anak? Gusto na niya magbalik loob sa atin. Kuya, mahal ka naman namin ni Boyet, eh. Lahat ng gusto mo, sinusunod naman namin, di ba? Sana naman pagbigyan mo yung kagustuhan ni nanay. Patawarin mo na ang tatay, oh. Sige na naman. Ni-anino ng itay, hindi ko nakita, kuya. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong makilala siya. Gusto ko siyang makilala, kuya. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa ikaliligaya niyo, inay. Kung ang Diyos kayo nagpapatawad, eh. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Salamat sa Diyos. Salamat na lang. Narito ako, Antonio! Hayop ka, Ruben! Pera lang ang atraso ko sa'yo! Bakit pati anak ko, dinamay mo pa si dapat kong bayaran? Masyado ka kasing tuso. Pero nakalimutan mong hudas ako na handang itaya ang huling baraha, masingil ka lang. Bakit? Buenas ka pa nga! Parte ko lang ang hinihingi ko. At hindi ko pinatubuan ang perang matagal mo nang pinakinabangan. Huwag na natin patagalin to. Nasaan ang anak ko? Ipakita mo ang pera. Di makikita mo ang anak mo. Iabot mo ang pera.
Ayan ang anak mo! Hindi ko yung ginutom kahit maselan pa sa pagkain. Higit kang pagpapalain ng Diyos sa desisyon mong magpatawad sa isang nagkasala. Ngayon mo mararamdaman ang pagluwag ng iyong dibdib na matagal ding naabarahan ng sama ng loob. Wala po kasi akong hinangad, kundi mabigyan ng kasiyahan at kaligayahan ng mga mahal ko sa buhay. Lalong-lalo na po si Lina. Alam ko, Daniel. Kaya nga natutuwa ako at nagpapasalamat sa pagbabago ng iyong isip. Maraming salamat din po. Tutuloy na po ako. Oh, sige. Pakikumusta mo na lang ako sa iyong inay. At sa iyong mga kapatid. Mga karating po. Magandang gabi, Iho. Sige. Tutuloy na po ako. Oo, oh, sige. Sige, Iho. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Asyong. Alam mo, para akong bayani na kapag nasusugatan, eh, nag-iibayo ang tapang. Kaya,
ilaban mong muli ang bata mo sa bago kong manok. Hindi ko kayang sagutin ang gusto niyo, Don Roque. Kilala kong kalooban ni Daniel. Ngayon, kung gusto niyong makabaw, eh, marami akong mga inalagaan dyan na pwedeng isabak sa bata niyo. Hindi eh. Alam mo, si Daniel ang gustong kaliskisan ng aking bagong fighter. Masama akong hindi pagbigyan, Asyong. Kaya kung ayaw mong maperwisyo, huwag kang tumanggi sa grasya. Ayaw kong lumabo tingin ko, Don Roque. Kailan mo gusto itakda ang laban? Kahit kailan. Sabi ka lang kung handa na ang kampiyon mo. Alis na ako, Asyong. Sige po. Magandang umaga sa'yo, Lina. Tay, ba't niyo naman kayo ng promiso si Daniel, eh hindi niyo pa naman siya nakakausap? Paano kung hindi siya pumayag? Wala tayong magagawa, Lina. Kailangan may magsakripisyo para manatili tayong buhay. Kilala ko likaw ng bituka niya si Don Roque. Uubusin niya ng lahi natin kapag siya'y napahiya. Buboy, ano? Tapos na ba yan? Sandali na lang! Masyado ka naman mainipin eh. Eh, kanina ka pa dyan eh. Isang tornilyo na lang to. Okay na, kaya lang may problema eh. Ano yun? Ang bihira. Itang kinakalanan nilagay eh. Paano under to? Ikaw talaga, puro kakalakongan kasi. Eh, hindi naman ako nakabit dito eh. Daniel, talaga bang kailangan mo pang gawin to? Lina, if Daniel will not do that matter, your fatherhood will put in a bridge over troubled water. Huh? Alam mo naman ang dahilan, kaya ako napilitan lumaban noon. Isinalba ko lang ang buhay ng aking ina. At isipin mo rin, kaya sumugal ng malaking pera si Mang Asyong, ay para may pangbayad ako sa ospital. Sundin mo ako nung sinasabi ng pag-iisip mo, Daniel. Kung sa palagay mo may sasalba mo si Itay sa problema niya, gawin mo. Kung ayaw mo naman, wala kang aalalahanin sa akin. Hindi naman kita pwedeng sumbatan dahil ayoko rin naman mapahamak ka. Ayoko mapaya kay Mang Asyong. Malaki rin ang utang na loob ko sa tatay mo. Daniel, wala kang utang na loob na dapat tanawin kay Itay. Nung lumapit ka sa kanya at humingi ka ng laban, isinugal mo rin naman ang buhay mo eh. Nakipagbasagan ka ng mukha kahit na wala kang ensayo. At saka malaki na rin naman yung pakinabang niya sa puhunang inilabas niya para sa'yo. Ayaw yata akong tigilan ng problema. Kaya mo yan, Daniel. Kung ano man ang maging desisyon mo, igagalang ko. Ate, tulungan mo naman ako sa assignment ko tungkol sa matter. Matter? Science? Sisiw. Ano?
anong maitutulong ko sa'yo? Tungkol sa solid, liquid, and gas. O sige, isulat mo muna yung meaning na matter. Matter, isulat mo muna. Matter is anything... Salamat, pare, ha? Oo. Oh. Leticia! Leticia! That occupies space... Leticia! ...and has weight. Anak, tingnan mo nga kung sino yun. Teka lang, ha? Itay! Itay! Nay! Nay, nandito ang tatay! Nay! Si Itay raw! Nay! Boyet! Ang tatay! Boyet? Itay! Tay! Tay! Boyet! Leticia. Kamusta ka na? Pabuti. Di kayo. Napakabata pa ng anak ko para mamatay. Dami pa naman naming pangarap para sa kanya. Ang asawa ko hindi makatulog sa gabi dahil masyado niyang dinamdaman nangyari. O kuya, kain na. Mana po, inay? Halika na, kumain ka na, anak. Sige po. Anak, halika na kumain. Busog po ako, inay. Kuya, ayaw mo talagang kumain? Tikman mo ang niluto ko. Sige, kumain na kayo. Kala ko ba eh, natanggap mo na ang pagbabalik loob ng iyong itay. Nabigla lang ako, inay. Hindi ko kasi inasahan na makikita ko siya ngayon. Daniel, nagsisisi na ang iyong ama. Ipinangako niya sa akin na hindi niya na tayo iiwan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, basta't ikaliligaya niyo, handa akong ibigay. Anak niyo lang naman ako para hindi magpatawad. Maraming salamat, anak. Tulad ng sinabi ko sa nanay mo, hindi na ako aalis. Bubuhay natin ang sama-sama ang mga pangarap natin sa bagong buhay nating harap. Salamat, anak. Salamat.
Ito ang pangunang bayad. Ang balanse. Kapag napatay ninyo ang buong pamilya ni Ruben Aguilar. Pero huwag kayo magtitira ng ugat na maaaring maging tinik sa aking lalamunan. Kailan man, ay hindi kami sumabit sa aming trabaho, Mr. Torres. Sa loob ng 48 oras, ubos ang lahi ni Aguilar. Tutuloy na ho kami. Tuloy na ho kami. Sampung taon din ako nagtiis na di kayo makita. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng lakas ng loob na magtiyaga at makaipon ng sapat na puhunan para sa ating pagbabalik sa Cebu. Anak, pwede tayo magtayo ng maliit na negosyo ron eh. Palagay ko, hindi mo na ako makakasama sa inyong pag-alis. Marami pa akong dapat tapusin dito eh. Ganun ba? Pinalagay ko nga ang ganun ang sasabihin mo, anak, kaya naglaan ako ng pera para sa'yo. Gamitin mo ang perang ito para sa mga pangangailangan mo. Ngayon, kung nakapagpasya ka na, di hindi mo na problema ang gagastusin. Iiwan ko na rin itong baril para sa kaligtasan mo. Gamitin mo sa pagtatanggol sa iyong sarili, laban sa mga masasamang taong naglipanad dito sa Maynila. Kayo ang bahala. Itago niyo muna. Anak, ihintayin ka namin doon, ha? Asyong, sigurado ka bang darating yung pinagmamalaki mong kampiyon ng sabungang ito? Lalaking kausap si Daniel. May isang salita. May nakakasiguro ako, hindi niya ako bibiguin. Dapat lang. Dahil kapag hindi siya sumipot, ikaw ang lalamugin ni Big Boy dyan sa loob ng rueda. Magandang araw sa iyo, Lina. Tay. Talaga bang sumagot sa inyo si Daniel? Uy, siyang nagtakda ng laban eh. Gulat ko nga nung tumawag, kaya kahit biglaan, ginawa ko na yung line-up. Asya nga pala, Delia, Boyet. Sabi ng tatay nyo, iwanan nyo na lang daw yung mga lumang damit ninyo. At pagdating natin sa Cebu, ibibili niya na kayo ng bago. Ha? O sige. Naku, ano ba naman klaseng tiklop ito, oo? Hindi naman marunong. O, bilisan nyo na. Nay, yung iba nga pala pong mga damit ko'y pinamigay ko na kanatik boy. Uwang-tuwa nga po sila. Kaya lang, nung malaman nilang aalis na tayo, nalungkot din sila. Talaga? Ay naku, Boyet, tama na nga yung kwento na yan. Tapusin mo na yan. Baka mamaya dumating na ang tatay, hindi pa tayo tapos dito. Sige na, tapusin mo nga yan. Naman. Yan. Ito pa. Yeah.
na sila. Tama, dating mo. Dalawang laban na lang, ikaw na. Naupo ka muna, panood ka. Oh, you heard that? Two more games and it's your turn. Okay? Upo na! Daniel can manage the pie because his opponent body is like an air compressor. No compressor? Puro hangin. Daniel Aguilar, the undefeated champion of all out combat fighting. Tapos na yung taong yan, oh. Iniidolo pa. In the red corner, the challenger, Big Boy! Gawin mo ba ito, ha? Malaki kitain mo, ha? Ayusin mo. Laro pa sa loob na, ka? Opo, Tay! Tara! Boyet! Pasok, Boyet! Walang makakapigil sa inyong labanan. Except my decision. Okay? Oo. Oh. Hmm.
Daniel, nasa ospital ang mga kapatid mo. Thank you.
Don Antonio, mukhang masayang-masaya kayo ngayon, ha? Maluwag na rin ang dibdib ko sa pagkamatay ni Ruben at ang kanyang pamilya. Nakaganti na rin ako. Alam niyo po, boss, hindi ko irerekomenda si Abraham at saka si Simon kung hindi ko alam ang kapasidad ng mga yon. Kumbinsido naman ako, eh. Asya nga pala, ikaw muna ang papalit kay Jacob dito sa club. May pagagawa ako sa kanya. Okay? Okay, ayos, boss. Punyeta! Akala ko makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Hindi pala. Bakit hindi ang panganay ni Ruben ang nadali ninyo? Kung hindi isang driver? Hindi na bali yung dalawang magkapatid? Lumpo na yon. Hindi na yung makagagante! Mga gago! Konyo! Huwag kayong mag-alala, boss. Akong tatapos sa ugok na yan. Ang pasasalamat lang namin, eh, maaga ang pagdating ng pulis. Kapitan, malakas ang kutob ko na kasamaan sila ng mga taong pumatay sa pamilya ko. Wala kasi akong alam na naging kaaway ko, eh. Ang pasasalamat namin, eh, maaga dumating ang saklolo. Kung hindi agad dumating ang mga pulis, malamang may nadisgrasya. Para pala tayong namamana sa dilim. Kung ganyan, hindi nyo kilala ang mga umatake sa inyo. Mukhang malabong malutas agad ang kasong to. Biglaan ho kasi ang pangyayari, Kapitan, eh. Imbis sa silipin ho namin kung sino yung mga namamaril, eh yung kaligtasan muna namin ang aming inintindi. Hindi mo dapat ipagwalang bahalang mga bagay nito, Daniel. Kung ganyan, pati ikaw ay target na rin ng mga kriminal na yon. Tsak, may malaking dahilan. Pero huwag kang mag-alala. Tututukan pa rin namin ang mga bagay sa kasong ito. Hindi kami titigil hanggat wala kaming lead. Salamat po, Kapitan. Pagpapalamig muna tayo rito. Hindi muna tayo uuwi ng La Union hanggat hindi natin natatapos ang ating misyon. Ang patayin ng huling lahi ni Ruben Aguilar. Isang magandang tiyempo lang, Django. Tapos na ang maliligayang araw niya. Pagkatapos tayo kay Boss, kapag umuwi tayo ng bigo, sige ho, Kapitan. Maraming salamat uli. Huwag kang mag-alala, Daniel. Laging nasa likod mo ko. Sige, Kap. Ingat.
Pare, good morning. Oh, pare, good morning. Sir. Kamusta? Ayos lang. Sir. Pare, hindi ka kaya maipit dyan? Ba't mo nasabi yun, pare? Sa tingin ko'y parang kinakampihan mo si Daniel na isang sanggano. Isipin mo, pare, malaki at makapangyarihan ang kalaban niya. Baka maging kalabang ka na rin nila. Pare, pwedeng mangyari yung sinasabi mo. Dahil pag nakikita ko si Daniel, ay para ko na rin nakikita ang aking sarili. Ano? Pare, kapitan ka na ng pulisya at si Daniel ay isang sanggano, isang street fighter. Ako man ay naging street fighter. Pare, nagbibiro ka ba? Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Ngunit biglang namatay ang aking ama. Kaya nahinto ako sa pag-aaral. Wala akong makitang trabaho. Kaya napilitan akong gamitin ang aking kamao. Para lang kumita ng pera. Gordon, ba't ganyan mukha mo? Anong nangyari sa'yo? Huwag ka maingay. Saka na lang ang magpapaliwanag. Sana naman sinabi mo sa akin para natulungan kita. Para namang hindi kita love eh. Hindi ko magagawa yan. Mayaman ka at mahirap lang ako. Ayaw kong isipin ng iba na yun lang ang dahilan kung bakit minahal kita. Hindi na mahalaga yun. Ang importante, mahal mo ako, mahal kita. Sa kahit na anong paraan, tulong ako. Alam ko na kung paano mo matutulungan. Hmm? Yes. Okay, lalakas na ako nito mamaya. Bakit? May laban pa kasi ako mamaya eh. Manood ka. Baka sa akin ka mapalaban. Sigurado ka? Siyempre. Sampung taon din ako nagtiis na di kayo makita. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng lakas ng loob na magtiyaga at makaipon na sapat na puhunan para sa ating pagbabalik sa Cebu. Gamitin mo ang perang ito para sa mga pangangailangan mo. Ngayon, kung nakapagpasya ka na, eh hindi mo na problema ang gagastusin. Gamitin mo sa pagtatanggol sa sarili laban sa mga masasamang tao na lipanat dito sa Maynila. Alam mo, Daniel, I know Torres from head to foot.
Palagay ko, yung Torres na yun nagpapatay sa magulang ko eh. Posible. Kaya nga ginantihan ng tatay mo eh. Dahil napatay ang kinidnap niyang anak. Delia, kumain ka ng kahit konti. Lalo ka lang maging hina niyan eh. Dina, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, ang gusto kasi ni Delia, ang ate niya magsusubo sa kanya. Kasi love siya ni ate. Di ba, Delia? Sige na, kumain ka na. Sumama ka sa amin. Dalhin niyo kay boss. Sino ba kayo? Tulak ka ng tulak, hindi ba makapag-fish mo na tao? Pitawang mo, hindi mo pwede yan. Ano ba? Sumama ka na! Tawang mukha! Danyan! 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 O, Buboy, ang aga-aga, istobo ka. Si yung mga aso at si Lina, kinamnap. Ay, stay, kinidnap. Ha? Nasa amin na ang nobya ni Daniel Aguilar. Konting panahon na lang ang hihintayin natin. Matatapos na rin ang problema mo, boss. Thank you.
Buboy, palagay ko set up to. What is your thinking? Alam ko ako lang pa ng mga kumidnap sa mag-ama. Mabuti pa, papasukin ko. Daniel, ano ba? You will enter the dragon? You better don't do that. We need the supporting papers of the policeman. Come on! Puro ka naman kalokohan eh. Ako nang bahala rito. Sige na, mauna ka na. Daniel! Daniel! Tayo. Muna na kayo. Hindi pala yung anak ni Aguilar, boss. Biro mo na isahan kami. Kung hindi lang dumating yung mga pulis, toda sa sana yon. Masusunod, huwag mo nang iwanan ang mga kasama mo para mailigtas mo ang sarili mo. Matuto ka saan ang pangalagaan ang mga tauhan mo. Para nang sa ganon, hindi ka napapalpak. Naintindihan mo ba ako? Opo. Uminom tayo. Ay, hi, Buboy! Hi! Ang cute-cute mo talaga! Ikaw rin, ganda-ganda mo eh. Ay, punara! Buboy! Mga asyong! Mga asyong, si Daniel. Hindi mo maintindihan yung batang yan eh. Isinama ko siya rito kasama ang dalawa niyang kapatid
para sa kanya kaligtasan. Mukhang tatanggihan pa yung pagmamagandang loob ko eh. Ah, hindi naman siguro, mga asyong. Siguro, Daniel's mind is still out of reach. Eh, alam niyo na, medyo, ano pa yan, medyo magulo dahil sa nangyari sa magulang niya eh. Tay! Si Daniel! Eh, maglalakad-lakad lang daw dyan sa labas eh. Mabuti puntahan mo, kausapin mo't baka matuluyan ang masira ulo niyan, saka iisip. Dito rin sa lugar na ito, pinalipas namin ni Tay ang lahat na sama ng loob namin nang mamatay si Inay. Alam ko hanggang ngayon nalulungkot ka pa rin. Pero hindi ko agawin sa'yo ang karapatang yun. Daniel, balang araw matatanggap mo rin lahat ng mga nangyari. Masakit, Lina. Bakit kailangan mangyari sa akin to? Isa lang yan sa mga pagsubok ng Diyos sa katatagan mo. Hindi pagsubok yun, Lina. Kalupitan. Napakalupitan ang nangyari sa akin. Bakit ako pang mabuti niyang alagad? Ang pinurusahan niya. Nagkakamali ka, Daniel. Kailan may hindi ginusto ng Diyos na mapasama ang kanyang mga anak? Napalagay mo kaya, Lina, napabuti sa akin ang nangyari? Huwag mong hamunin ang kagustuhan ng langit. Baka may iba pang plano ang Diyos sa'yo. Naniniwala ako sa Diyos, Lina. Dahil sa kanya, hindi ako napapatay. Sana hindi magbagong pananampalataya mo sa kanya at ang pagmamahal mo sa akin. Wala yatang tao, ah. Oo nga. Ah, si Mang Asyong ba sa dyan, yo? Oo, kasi may nakapagsabi ko sa amin, narito si Daniel, kasi wala sa bahay niya, eh. Naku, eh, kaalis lang nilang mag-ama kagabi. Balita ko na magbabakasyon sila mag-ama sa Batangas. Ah, ganun po ba? Kasama pa ho nilang umalis si Daniel, eh. Saan ho kaya sa Batangas? Ang alam ko, sa Kalatagan. Pero bakit hindi kayo magsadya sa bahay ni Mang Asyong, sa Sabungan? Tsak na alam na mga bata niyang eksaktong lugar. Maraming salamat, ho. Ang importante lang, ho, ay ang makausap namin, ang pinsan namin si Daniel. Sige, ho. Tayo na sa Sabungan, Simon. Maraming salamat, ho. Ah, sige. Pinahanga mo ako, Daniel. Hindi ko akalaing asintado ka pala dyan. Pati anak ko na, target mo. Ay naman. Mga Asyong, samba lang ho yun. Ah, Mang Asyong, huwag kayong maniwala dyan. Abay, talagang mahusay sa baril yan. Oh. Eh kung hindi tumigil ng pag-aaral yan, eh di siguradong he is one of the representation in the Star Olympic. Eh, pambato namin yan eh. Gusto nyo, isa pa eh. Ikaw ah, napakalihi mo ah, asintado ka pala. Mahirap magyabang. Alam mo yun, di ba? Wow! Ito na oh. Wow! Ano luto ito? Adobo, ha? Ako nagluto niyan. Hoy, hoy! Ha? Ako nagluto niyan para sa'yo. Alam ko, paborito mo yan eh. Sa kusina! Pa-cute ka pa? Ay, kain na kayo. Oh boy, para sa'yo yan. Yan, nasarap dito sa probinsya eh. Sariwa na hangin. Hindi pa bilasang isla kinakain natin. At mura pa, mga Asyong. Aba, ako masusunod. Ayoko nang malis dito eh. Ang sarap ng lifestyle ng life dito eh.
Pakain-kain, palokto-lokto. Mamumulubi naman si Mang Asyong sa'yo. Ikaw ah, bakit ba hanggang ngayon hindi mo pa matawag na itay ang tatay ko? Nakakaya eh, hindi pa tayo kasal. Okay lang, sa tanda ko ba namang ito, ipaiikurti niyo pa ako. Ang mabuti, magplano kayong mabuti, ha? At ayoko ng bastardong apo. Ay naman! Sandali, masama ang sinungaling eh. Tatamaan ang kidlat. Mabuti pa kumain tayo. Gutom na kami ni Buboy. That's right! Let's eat and let's go to bed. Para maumpisa ni apo. Kain na tayo. Daniel, I think the problem solving is solved already, huh? Yan nga ang gusto ko para kay Daniel, isang mapayapang buhay kasama ang kanyang magiging pamilya. Dapat, ha? Huh? Mga Asyong! Mga Asyong! Oh, bakit? May naghahanap po kay Daniel! Eh, sino rin? Maraming tao, puro armado! Tay, punta niyo si Lina. Kayo nabahala sa mga kapatid ko. Daniel, mag-ingat ka, anak, ha? Oy, hintayin niyo ako! Buboy, sama mo si Tay. Sasama akong harap sa kanila. Mas kailangan ka nila ron. Daniel, ngayon ako makakatulong sa'yo eh. Buboy, sumunod ka na, pumunta ka na ron. Laban ko to.
Galit ka ba? Hindi. Uy! Galit ka eh! Galit ka! Galit ka! Ito ka eh! Ng problemado ka. Hanggang ngayon, hindi pa tumatawag ang mga tawang ko. Hindi ko alam kung nagawa na nilang inutos ko. Hinayaan mo lang sanang may mabuhay sa pamilya ng Aguilar. Tingnan mo ngayon, hindi ka makatulog. Dahil alam mo, na alam na niya na ikaw ang pumatay sa pamilya niya. Maridel, buhay ng kaisa-isa nating anak ang kinuha ni Ruben. Sampu man ang buhay niya, at ang kanyang lahi ay ubusin ko. Damay-damay na! Kasalanan mo rin eh. Kung hindi mo siya dinoble cross, hindi kanya gagantihan. Dahil sa kalokohan mo, nadamay pati anak natin! Huwag mo akong susumbatan! Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Dahil sa kapritso mo, para maibigay ko sa iyo lahat. At nang hindi mo makalimutan, na mahal kita. Mahal? May mahal ba ang pinagmamalupitan mo? Tinuboro mo ako! Kinukulong mo ako sa bahay! Napakasakit mo, Antonio! Sakim na kung sakit. Pero wala kang utang na loob. Nagpakasama man ako para itong tungkas sa alpombra na dating pusaling tinatapakan mo. Tama na. Sweetheart, tama na yan. Tama na yan. Magpahinga na tayo. Magpahinga na tayo.
Nasaan si boss? Nasa loob. Mo para patayin ako. Hindi pa pinanganak ang tao magtutumpa sa akin. Ipinanganak ng tao ang papatay sa iyo, Don Antonio. Seselyo, anak kita. Para dire-diretso ka na sa sementeryo. Wag! Wag mo siyang patayin! Patawarin mo na siya! Wala na ba talagang katapusan ng pagpaparusa sa'yo ng tadhana? Maaring ito ng katapusan ko, Lina. At baka hindi na rin tayo magkita ng tuluyan. Huwag kang mag-alala, Daniel. Hindi ko pababayaan ang mga kapatid mo. Salamat po. Magpapakabait ka. Opo, Kuya.
Sa akin to, pakawalan mo siya. Pero sir, may mga sumbong sa akin na maraming pinatay ang taong ito. Mga tauhan ni Antonio Torres. Walang kasalanan si Daniel Aguilar. Pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. At ang mga napatay niyang tao, wanted ng batas, dead or alive. At ako rin ang nag-utos sa kanila para patayin si Daniel. Daniel, napakasakit na mamatay ang kaisa-isa kong anak. Pero alam kong mas masakit na naramdaman mo nang patayin ang mga magulang mo at malumpo mga kapatid mo. Pero huwag na natin tukuyin yan kung sino man na may kagagawan ng pagkamatay nila. Dahil hindi mawawala ang puot sa ating pagitan. Nakahanda akong tanggapin lahat ng parusa sa aking mga kasalanan. Na alam kong kamatayan. Pero maluwag kong tatanggapin kung mapapatawad mo ako. Nararamdaman ko rin ang pagmamahal ng aking ama. Paglipas ng taglan, araw ay magmimigay.